This time, ladies and gentlemen, I am going to interview a versatile actress and singer, my longtime BFF na napakaganda, napakabait, the one and only, my palangga, Miss Lovely Rivero. Oh, Plangga Lovely, how are you, my dearest friend? Kumusta ang buhay? Eto, nako, my dearest Palangga Token. Thank you first and foremost for inviting me here sa iyong show. Oh, and, thank you again for saying yes. Alam mo, ano, happy ako dahil na kahit na ganito na medyo may pandemya at hindi tayo masyadong nakakapagchikahan in person. Totoo. Eh, eto, may mga ways and means, di ba, kagaya nitong show mo. So, yeah, so I'm okay surviving and of making do with whatever I can, no? I mean, like, syempre, di ba, tayo namang mga Pinoy, very resilient tayo and we always try to adapt to situation. So, I think, you know, given the situation, I'm doing fine. Okay, very good. Okay. Okay, Plangga, ilang taon ka when you started sa showbiz? Okay, as an actress. Actually, ano, batang-bata pa ako talaga noon. 9 years old. Okay. Wow! Okay. Yes, yung iba akala nila sa Dad's Entertainment ako nag-umpisa. Akala nila nung ako ay 16 na kasi doon nga nila ako namatayan. But actually, hindi po. 9 years old ako nag-umpisa. Anong pelikula yun, Plangga? If you can still remember. Actually, it's a show, no? Kasi okay. Merong children show noon, ang pangalan ay Kaluskos Musmos. Sa Kaluskos Musmos. Yes, kasama ko sila Maricel Soriano, Myla Dumila, Herbert Bautista, Dran Reb, at marami pang iba. Anong time na yon? Iba pa yung ginagamit ko pa yung real name ko, yung Genev Makalinaw at the time. Hindi pa ako Lovely Rivero noon. So yun, gumagawa-gawa ako, anak ni ganyan, kapatid ni ganyan. And then, nung ako ay 14 years old, nasa beach resort ako ng uncle ko sa La Union, sa San Juan, La Union. Okay. And may makakita sa aking reporter na friend natin. Si Mercy! Mercy Leharde. Si Mercy Leharde. And then nakita niya ako na nagsiswimming ako doon. May tumutugtog habang, kasi yung location ko nung beach na yon, yung coffee shop niya, parang overlooking doon sa beach, makikita mo yung beach from there. Nandun siya sa coffee shop, ako nagsiswimming. Nung nagsiswimming ako, nandun siya sa coffee shop, tumutugtog yung kay Stevie Wonder, yung Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Sinabi niya sa akin yan. Yan. So, na ano niya, sabi niya, parang gusto ko itong batang to makausap, baka gusto niya mag-artista, yun daw yung kanyang naisip noon. Okay. And then tumutugtog yung music na yon. So finally, hinanap niya kung sino yung pwede niyang ma-access para sa akin. Siyempre, minor pa ako noon. Ayun ang mami ko nga. Eh, ang mami ko, di ba, maliit pa lang ako, in-audition na ako. So alam mo naman na yes agad ang sagot. So ayun na. So nag-usap na sila. And then, ang ginawa niya, sabi niya, sabi niya, palitan natin yung name mo para mas madaling matandaan. Gawin nating Lovely, kasi yun na, music na narinig ko. And then, sabi niya, yung apelido mo Makalinaw, parang hindi cinematic, sabi niya. Pero sabi niya, di ba, yun nga, sinasabi niya, tumusort na to, di ba, sa uncle mo, di ba, Rivero ang may-ari nito. O di, Rivero ka talaga. So sabi niya, Rivero gamitin na lang natin. So ayun na nga. So naging Lovely Rivero. And then, nung 16 years old naman ako, ito yung mga milestones ng career ko. Nung 16 years old na ako, tinawagan naman ako ni Kuya Germ. Sabi niya, meron akong ilo-launch na bagong programa ng mga kabataan. At gusto ko, mag-iisa ka dun sa original members. Sabi ko, sige po, siyempre Kuya Germs Moreno na yung tumawag, di ba? Oo naman po, why not? At ayun na nga, naging original member ako ng That's Entertainment Tuesday Edition. Ano ang mga pinaka-memorable na role na nagampanan mo sa teleserye at sa pelikula? At bakit? Okay. Alam mo ga, sa dami na nang nagawa ko din, kasi naman 9 years old, tapos ano na ako ngayon, na 13. Ay, hindi.
Sige na, aaminin ko na, 53 na ako ngayon. So, imagine mo, from 9 to 52, ilang taon na yon. So, marami-rami na rin akong mga nagawang teleserye. Iba nga, hindi ko na masyadong matandaan. So, yung mukha ng buhay, no? Kasi kasama ko dito si Pilar Pilapil. And then, nilo-launch din dito si Bernadette Allison nung time na yon. Okay. And then, ako. Uh-oh. And then, yung ito naman yung mga lately no na nagawa ko. So siguro yung isa sa mga parang gusto ko is yung Beautiful Strangers. GMA kasi ako anak ko dito si Lovey Po at saka kasama namin dito si Christopher De Leon, Dina Bonavie, si Hart Evangelista, si sino pa ba? Si Ayan Munhi Laurel at marami pang iba. So yun nga, anak ko si Lovey Po and asawa ko si Pen Medina. And ang ganda, ang dami kasing very emotional yung role. Kasi di ba amidst this pandemic, very active ka pa rin. Hindi ba mahirap? Kasi ang alam ko, swab dito, swab doon, i-isolate kayo. Can you elaborate on this? Yung mga sacrifices din ninyo as an actor? Actor, oo. Actually, mas mahirap talaga ngayon dahil unang-una may taping bubble na tinatawag. Okay. Meaning, bago ka pa pumunta dun sa set, nag-home quarantine ka na. So, wala ka pa man sa trabaho mo, parang kinakain na yung oras mo nung trabaho mo dahil naka-home quarantine ka na, hindi ka na pwede masyadong lumabas. Hindi ka na sarili lumabas. Diba? Pinag-iingatan mo na yung sarili mo para hindi ka magdala ng sakit, which is, dapat naman. So, marami talagang swabbing, maraming pag-iingat. Pero at the same time, it's worth it. It's worth it dahil nakakapagtrabaho ka. I'm able to do my craft. I'm able to, do the job that I love doing. And then I get paid for it. Whereas, ang daming walang trabaho, di ba? So, and then, ang accommodation naman namin, maayos. Hindi kami pinababayaan ng network. So, I cannot complain. In fact, I am very, very, very grateful. Hey, kindly tell us about your family. Di ba, may dalawang kids ka? Very good looking. Yes. Ano pangalan nila? Ilang taon na sila? Yes, I have. Naku, ang patanda na ng mga anak ko. Pero parang sa mata ko, but baby pa rin sila forever. Oh, tama I yan. I have a boy, si Nathan. Nathan Gabriel. Ang age niya is 33 na. Actually, magta-34 na siya this year. And then, si Nadine naman, Nadine Janica, is 32. Magta-33 na rin. So, I mean, magta-34, magta-33. So, ang ano nila, actually, ang medyo may mga edad na rin yung mga anak ko, pero wala pang may asawa, so wala pa akong apo. Wala ka pa apo. And we're very much in touch pa rin, although may mga sarili-sarili na rin silang ginagawa, pero like every time na, halimbawa, may mga kailangan puntahan na sa family, we're still very, kumbaga, buong, para pa rin silang, kasi siguro single pa rin sila, like wala pang mga asawa, kaya parang in a way, may time pa rin sila kay mommy, ganun, pag kailangan ko silang kasama, sinasamahan pa rin nila ako, ganun, we're very close. Ga, lovely! Bigyan mo naman kami ng sample ng kanta mo. Talaga ba? Hindi kaya umalis yung mga televiewers mo. Yung favorite song natin. Mga internet viewers. Sige, pero kailangan duet. And I never thought I'd feel this way, but as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to stay, to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure. For sure, that's friends are for. For good times, and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. That's what friends are for. Yeah,
Yes. First of all, ano, pasensya na dahil nagkamali-mali ata yung lyrics ko. But anyway, okay, the thought is there. Diba? Yung, like, yung friendship natin has withstood the test of time. Yes. Okay. So I'm yes, very... Ga. Unang-una, congratulations talaga dito sa ginagawa mo. Ay, and thank more power to you. Thank you. And sa you din. Oo, and thank you din at lagi kang nakasuporta sa akin at ganun din naman ako sa iyo. Yes. And sa, yung pwede kong masabi lang no, sa akin talaga ngayon, like lahat uh-huh. tayo dumadaan sa medyo mahirap na panahon. Uh-huh. And ako ang talagang iniisip ko na lang is that I don't want to live in fear, in constant fear. Mm-hmm. Kahit na nakakatakot ang panahon, I try to see the blessings in all the problems. Yes. Kasi kahit naman na gaano kahirap, meron namang maganda or positive kang pwedeng mahanap, di ba? Kung talagang, if you look hard enough, di ba? Yes. If you look hard enough, meron, ika nga sabi nga ni Catriona Gray, may silver lining yan. So, I try to look for that in every situation. Kasi kung wala, paano na lang tayo, di ba? So, sa ngayon talaga I try not to live in fear and I urge everybody not to live in fear because kasi lahat tayo takot, di ba? Pero takot tayo sa virus, mahawa, so hindi na natin ginagawa yung mga nakakapagpasaya sa atin. Pero okay. ako kasi, ito yung lagi kong sinasabi. Ako, I believe that God will not intend for me to die any day early or late than when He really intends me to. So kung Tama. Kailan niya ako gusto kunin, yun talaga nakatakda na yun eh. So parang Uh-oh. Sa akin, I just live my life as fearlessly as I could. Kasi yun naman yung buhay, di ba? Ba't tayo kailangan natin takot? So ayun lang, basta as long as nag-iingat naman tayo at hindi tayo nagiging perwisyo sa mga kapwa natin, I guess we owe it to ourselves and to our loved ones to have a good and full and happy life. I'm so proud of you and I really admire you a lot. At andito lang din ako for you. And thank you so much for everything. Sa pag say yes mo sa akin kahit na napaka-busy mong tao. Alam ko ngayon nga. Andyan ka yata kasi magsushooting ka. Anyway, I love you. Take care. And sana thank magkita you. Tayo muli as soon as possible. Oo, pray tayo nung wala itong pandemic. Kita. Ako rin. Yeah. Magbanding ulit tayo. Masaya yung nagbanding tayo noon eh. Diba? Oo, ayan mo. Ayan mo, ulitin natin yan. Oo. Soon. God willing, di ba? Yeah, and more power to you, Hat. Yeah, thank you, God. Love you. I love you. Bye-bye. Bye, everyone. Bye-bye. Maraming salamat po.